Paano tayo magde-delete ng Instagram account gamit ang computer o ang cellphone para sa Android? Kung dati ay walang option para mag-delete ng Instagram account, ngayon ay mayroon na at ituturo ko sa inyo ngayon kung paano. Tara, game na! So bakit sila nagde-delete ng kanilang mga Instagram account? So kanya-kanyang dahilan yan. Merong gusto lang magpahinga muna sa social media, number one. Number two, concern about the data o kaya privacy concern. At yung iba ay ibang kanya-kanya ng dahilan, okay? So, pero for short, mayroon pa rin mga gustong mag-delete ng kanilang Instagram account. So, paano tayo mag-delete ng ating Instagram sa ating computer? Sa dalawang klase yan, pwede sa computer at pwede rin sa cellphone. So, ngayon, sa computer muna tayo mag-concentrate. Okay, so dalawang klase rin yan, isang temporary at isang permanent. So, umpisa tayo sa temporary. So, meron tayong tatlong steps para mag-delete ng ating Instagram account. Okay, step number one, mag-login tayo sa ating Instagram account, mag-sign in, and then visit natin yung delete account page. Meron na sila yan, dati wala yan. Ano? And then step three, confirm deletion. Ganun lang kasimple. Okay, so let's start with the actual. Okay, nasa loob tayo ng Instagram account at sa ilalim makikita nyo ang more. And click na lang yun. And then, lalabas yung submenu, makikita nyo naman yung setting. So, i-click uli natin yung setting. And then, pag na-click na setting, lalabas na itong options na ito. Okay, mababasa nyo dyan. Show whether people can see similar account. So, kung pwede pa nila makita o hindi. Dahil itong system na to ay temporary deactivation lamang. Okay, meaning pwede nyo pa siyang i-recover o pwede nyo pa siyang ibalik anytime. Okay, isa po yan sa mga paraan. And then, next, paano naman tayo mag-delete ng permanent? Okay, so wala na tayo makikita and totally wipe out na. Okay, so first step is papasok tayo sa ating uling Instagram account. Pero this time, bigay ko na sa inyo mga subdirectories para diretso na tayo dun sa main menu. Okay, so instagram.com/accounts/remove/request@permanent. So ilalagay ko yung link na yan sa description para i-click na lang at kukopyahin. Okay, so next. Ito na tayo ngayon sa delete your account. So una-una, tatanungin ka niya, why do you want to delete your account? So maraming mga options yan. Pili lang kayo yung pinakamalapit sa inyong concern. Unang-una, create a second account. To busy or distraction, privacy concern, wants to remove. Then, subukan natin piliin ang privacy concern. Okay? Para wala nang mahabang usapan pa. Okay? And then next. So, meron din pa rin siya mga ibang paalala dito. Pwede rin, yan, pili lang kayo kung ano yung mga related sa concern nyo. And then, re-enter your password. And then, makikita nyo na sa ilalim yung last details. Okay? So, if you continue your profile and account details, it will be deleted na on April 11. Since na March 11 ngayon, so 1 month from now. Okay, madi-delete na yun. You won't be visible on Instagram between now and then. So, if you change your mind po, pwede pa rin kayong bumalik o i-revert yung inyong deletion. Okay, so, click nyo lang yung delete. And then, automatic po yun na madi-delete na after 1 month. Okay? So, ganun lang pong kasimple. And then, paano naman natin siya gagawin sa Android phone? Kailangan na, yung iba kasi walang computer, so sa Android natin gagawin. Okay? So, let's start with using our Android phone. Ngayon, i-click nyo lang yung inyong Instagram. Makikita nyo yung tatlong guhit sa kanan. Click nyo lang din yon. Setting. Okay? So, i-click uli natin ang setting. And then, pag na-click na natin ang setting, okay, scroll down nyo lang at sa ilalim makikita nyo yung Meta Account Center. Okay, so i-click nyo lang yan, yung Meta Account Center. And then lalabas na yung inyong mga accounts. So mula dito, makikita nyo yung arrow sa kanan. I-click nyo lang yon para ma-remove ang inyong account. Kung isa lang ang option nyo, automatic remove account lang. Okay, kung marami, mamimili pa kayo kung anong account ang gusto nyong i-delete. This will not delete or deactivate your account. So, pero tayong other options, pwede pa rin temporary at pwedeng permanent. Okay? So, pili lang kayo sa mga options na yon. And then, kung gusto nyo ng permanent,
nandito na ang last details o instructions na sasabihin sa inyo. Okay, so basahin nyo lang lahat ng instructions and then i-click nyo lang yung delete account. Okay, and then makikita nyo na yung message, you remove your account. And then click OK. So if you change your mind, pwede pa rin. Pwede pa rin i-revert yun. At ang gagawin nyo lang ay magla-login lang uli kayo with your username and password. Okay, remember you have 1 month para try ulit. Okay, other than that, pag lumampas na ng 1 month, automatic na po siyang madidelete. Okay, so meron din tayong question and answer. So why can't I deactivate my Instagram account? Kasi yan po ang problema noon ever since wala po kasing deactivate o delete account ang Instagram. So lately, meron na. Pero meron pa rin mga ibang dahilan kung sakaling nangyayari pa rin ito ngayon. Okay, number one, ang pwede yung gawin ay i-clear nyo yung data, cache, saka memory. So i-reset nyo lang yan. Isa na po yan sa mga easy fix para sa inyong deactivation. Okay? So kung hindi gumana yung unang method natin, nag-clear na kayo ng memory, nag-clear na kayo ng cache, make sure you're using the latest version ng Instagram. Kasi kung lumang version yung naka-install sa inyo, posibleng wala pa pong delete o deactivate menu yung inyong app. Okay, so gawin nyo lang, mag-reinstall uli kayo, delete nyo, reinstall, para sigurado kayong bago ang inyong account. Okay, and then sa kanyo lang magagawa yung mga pinaliwanag natin sa una. Okay? So hanggang dito na lamang at huwag nyo rin kakalimutan na mag-like, subscribe, and follow nyo na rin ang ating page from Mike TV po. At huwag nyo na rin kakalimutan, kasi sharing po namin na like, i-follow nyo na rin ang ating FB page. Okay? Mula po sa Promag TV. Maraming salamat po and God bless.